Pagkatapos ng ilang buwan na walang laro ang Gilas, ay magbabalik na ang pambansang kupunan para sa pinakaunang tune-up game versus Taiwan Mustangs, mga kapatrol. 11-man lineup ang ipaparada ng Gilas, pero hindi malayong maglalaro si RR Pugoy versus Mustangs mamayang gabi. Ito ay free admission at lahat ay invited to watch the game live sa Phil Sports Arena dahil ito na rin ang magsisilbing send-off party ng team. Hindi lang kasi ang game ang makikita ninyo, kundi pwede pa kayo makapag-selfie at autograph sa mga paborito nyong mga players. Ito na ang isa sa pinakahinihintay na pagkakataon ng lahat upang makita in flesh si Kai Soto kung gaano nakalaki ang kanyang improvement sa kanyang laro, at curious rin ang lahat na makikita kung gaano kalakas ng Gilas ngayon at kung meron ba tayong legitimate chance of qualifying to Olympics. Ang tanong, excited ka na ba? Paki-comment lang po sa baba ng sino man bawat lahat ang bagong sigaw ng Gilas. And according sa ating source, ay very impressive raw ang last day of practice ng Gilas and they are all ready para sa game mamaya versus Taiwan Mustangs. At meron na daw bagong leader ang team sa pagkawala ni Scottie Thompson. Grabe raw ang pinapakitang leadership ni Chris Newsom sa Gilas na kung saan gusto niyang mag-carry over ang momentum niya galing sa PBA Finals na kung saan nakuha ng Meralco ang first championship na pinakauna rin ni Chris Newsom. Chris Newsom is on a roll dahil gold medal winner rin siya sa Southeast Asian Games at Asian Games, kaya gustong-gusto ni Chris Newsom na madadala niya ang kanyang success to the next level, ang Olympic qualifying tournament, to pave the way para sa Gilas na makapaglaro sa Olympics. And he is not alone. Nandiyan rin si Coach Tim Cohn na gustong patunayan na hindi lang siya pang PBA. Although nakuha na ni Coach Tim Cohn ang gintong medalya sa Southeast Asian Games at ng Asian Games, pero iba pa rin kung mananalo ang Gilas sa world stage, ang pinakamataas na antas ng laro ng basketball. And Coach Tim Cohn is so lucky dahil lahat ng mga players na gusto niya ay nakasama lahat sa team. Lahat ng mga best players ng Pilipinas ay nagtitipon-tipon para sa isang layunin, at yan ay ang makabalik ang Pilipinas sa Olympic Games where we belong. At katuwang ni Coach Tim Cohn, ang NBA prospect na nag-iisang 7-3 sa kasaysayan ng Gilas Pilipinas, si Kai Soto ang personal choice ni Coach Tim Cohn bilang main man ng current Gilas team and in the future international tournaments. Ito rin ang first time ni Coach Tim Cohn bilang head coach na ang makakatapat ay ang mga bigating European teams. Ang daming first in this iteration ng Gilas, pati ang kanilang jersey ay bago rin. Kaya ang daming dahilan kung bakit dapat nating suportahan ang new Gilas team. At eto na ang shoutout na hinihintay niyo, mga kapatrol. Shoutout at Francis Mercado. Let's go Gilas! With this incredible team, we're poised to make our mark in the Olympics. Kai Soto, our standout big man, and arguably the best in the Philippines, alongside Coach Tim Cohn, will lead us to show the world that the Philippines is a force to be reckoned with. Together, we have all it takes to achieve greatness on the global stage. Shout out at Romulo Ferrer. Dapat kinuha rin si Renz at Kobe para mas malakas ang lineup. At balitang NBA naman, Paul George, Kawhi Leonard at James Harden, maaring mag-iba. Hindi pa free agent si Paul George, pero posibleng papunta na siya roon kapag tanggihan niya ang $48.8 million o 2.8 billion pesos player option para sa 2024-25 sa Los Angeles Clippers. Pero, hihiwalayan niya kaya sina Kawhi Leonard at James Harden? Dating nabanggit ang Philadelphia 76ers na interesado kay Paul George. Pinalalakas daw ng 76ers ang ipapalibot kina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Na-link din si Paul George sa Orlando Magic. Ngayon ay sinasabi na ni Shams Charania ng The Athletic na mukhang nanlamig na ang Sixers sa paghahabol kay Paul George. Kung sakali sa iba na ibabaling ng Philadelphia 76ers ang kanilang atensyon na wala ng bargaining chip si Paul George,
na humirit ng mas mahaba at mas mataas na kontrata sa Los Angeles Clippers. Nitong 2023-24 season ay pwede nang bigyan ng Los Angeles Clippers ng contract extension itong si Paul George, pero hindi pa nagkakasundo. Noong January, binigyan si Leonard ng kanyang bagong deal na 3-year, $152 million o 8.9 billion pesos. Gustong iparihas ng Los Angeles Clippers ang deal na ibibigay rin kay Paul George, pero mas mababa yun sa maximum salary at years na pwedeng tanggapin ni Paul George. Maaaring bigyan si Paul George, 34 years old, ng isang 4-year contract, $221 million o 13 billion pesos, simula 2024-25 season. Habang si Klay Thompson ay pinagrarambulan naman ng Orlando Magic at ng Dallas Mavericks. Nababanggit na ang Dallas Mavericks ang posibleng suitor at destinasyon ni Klay Thompson. Yun ay kung matutuloy ang kalas ng 5-time All-Star guard forward at mababasag ang Splash Brothers tandem nila ni Stephen Curry at ang trifecta ng dalawang kasama si Draymond Green. Pagkatapos masipas sa play-in tournament noong April ang Golden State Warriors, nabanggit na ni Sam Amick ng The Athletic na possible suitor daw ni Klay Thompson ang Dallas Mavericks. Pwedeng ihanay ng Dallas Mavericks kina Luka Doncic at Kyrie Irving itong si Klay Thompson bilang isa pang scoring option. Bumaba ang kalibre ni Klay Thompson sa depensa sa pool ng abuti ng Achilles injury at knee injury. Pero asset pa rin niya ang abilidad sa long-range shooting. Maliban sa Dallas Mavericks, interesado rin kay Klay Thompson ang Orlando Magic. Samantala, sina Shai Gilgeous-Alexander at Dylan Brooks tutulungan ang Canada para sa Paris Olympics. Inilabas na ng Canada Basketball ang kanilang preliminary roster para sa 2024 Paris Olympics. Sa listahan, pasok dito ang mga NBA players na sina Shai Gilgeous-Alexander, Dylan Brooks, Jamal Murray, Nickeil Alexander-Walker, RJ Barrett at Andrew Wiggins. Nasungkit ng Canada ang pwesto sa 2024 Paris Olympics matapos makapasok sa 2023 FIBA World Cup quarterfinals. Ito ang unang pagkakataon mula noong year 2000 Sydney Olympics na maglalaro ang Canada sa men's basketball. If we're going to win, we have to be able to adapt. We have to be able to change the way we can play. So we have to build a roster that provides that flexibility. Yan naman ang sabi ni Archie Barrett.